Ano yun eh? Magandang araw! For today's video... Ay, mag-auling po palangani kami ngayon ni Nanay. Nang ba? Ngayon po palangani ay araw ng Sabado. Halos tanghali na rin pala kaming nakasalungan ng anak ko. Gawa nang ako'y naglaba pa. Kaya mga oras nga ni Nairi ay mag-aalas 11 na. At hindi pa rin palangani kami din eh. Nakakapagpananghalian. Naisip nga ni tatay na parang masarap daw ang ginataang ubi. At tinanong nga niya ako kung mayroon pa daw akong alam na ubi na pwede naming hukayin. Kaya naman nga ni agad namin pinuntahan ni Nanay iring mga ubing aming pang palatandaan. At dini po ay nakahukay nga ni kami ng 3 puno na hindi naman gaanong kalakihan. Dini po pala sa amin, iding ube, maliban po sa nilabon o ginataan, ay inagulay din po namin ito. Ang saging na sa banghilaw din po nga ni Singapore at kamote ay inagulay din namin dito sa amin. Sa paraan po naman ng pagluluto ay yun lang po ay inagataan at yun ay pwede na nga ni iulam sa kanin. Pag nandini kalaang din po nga ni man din sa probinsya ay talaga namang halos lahat ay libre na basta madiskarte kalaang. Naalala ko pala nga ni nung kami maliliit pa, talagang sobrang dalang laang namin mag ulam ng karne at saka yung mga isda. Maliban nga ni po na sobrang layo ng bayan din ni sa amin, ay sobrang hirap din po pala nga ni kumita ng pera din. Magkakapera ka lang po din ni kapag ka nga ni may mga naanik ang gulay at prutas at iyong atsangge sa bayan. Balik po pala nga ni kita din ni sa aming inagawa ano. Pagkayari po pala nga ni naman namin din na maghukay ng ube at nagtiba naman kami din ni ng saging. Karalang daga, hindi ko maintindihan kung daga baga ibon. Daga talaga yan. Halos 2 linggo po pala nga ni kaming hindi nakaparinig, kaya rin mga saging ay naghinuga na at kinain na ng mga daga. Hindi ko nga rin maintindihan kung daga baga o ibon. Ay, ang sabi nga ni naman ni nanay ay daga raw. Ay, sabi ko, abaw, paano yung kinain natin? Ay, sabi nga ni kapag daw kumain ka ng tira-tira ng mga kinain na daga ay magapikat-pikat ka raw. Magakurap-kurap daw nga ni yung mata. Ito baga yun? 2 buwig po pala nga ni yung tinaba namin din ni nanay. Yung mga hinog na saging pala nga ni na pwede pang kainin ay kinain na namin ni nanay. Pagkayari po pala namin ni nanay magtiba noong saging ay nanungkit naman kami ni nanay ni Ding Lukban. Si nanay po pala nga ni at tagasungkit dyan at ako daw naman nga ni ang gasambot ay tawa nga ni kami ng tawa at yung mga nasungkit niya hindi kumalaang masambot. Yung iba po pala nga ni ay nagkagulong na doon sa ligong at nakasambot nga ni lang ako dyan na nga isang piraso. Sumungkit lang po pala kami ng 6 na piraso at ira-itarato lang sa amin. May ilan din po pala nga ni akong followers na nagachat sa akin na gusto daw po pala nga ni nila ni Ding Lukban. Yung ubi po pala nga ni naming nahukay ni nanay at hindi mga lukban na nasungkit namin ay mayroon akong agabigyan. Dini ko nalaan po pala binalot sa jacket ko itong mga nakuha naming lukban. Gawa po nga ni nang nakalimutan namin magdala ng lagayan. Binalagwit ko na po pala nga ni Iri at gulping hirap nga ni magbit-bit. Pagdating po pala namin din sa may baba sa pantahin. Sa pantahin, Namanay ako'y narinig na sa bahay. Kami galing ni Madre sa bundok. Iri po pala yung nasabi kong mga makuha nung lukban at saka nuhukay naming ubi. Shoutout po pala din kay Ate Jocelyn at sa kapatid niyang si Ate Melda Hermosa na talagang pumunta pa din sa pantahin para makita lang ako at gusto daw rin nga nilang makarating din. Tingnan naman po ninyo si Ate Melda. Sa tagal daw po nga nilang hindi nakauwi ay namiss daw niyang magkayod. Si nanay po pala nga ni naman dini ay nagahiwa na ni Ding Ubi na agulahin namin. Habang ako naman po ay nagabalat nga ni Ding mga lukban na adali nila. Binalata na po pala nga ni namin para magkasya dini sa lagayan nila. Nagulat po talaga ako dini kay la ate. Dahil ang usapan po laang nga ni namin sa chat ay sa banhigan laang nga ni nila ide ako hain. Pagbaba nga ni namin dini nandun pala ang kami sa may sapa ay natanaw ko po nga ni na nandyan sila. Nakakatawa naman po nga ni at talagang nag-effort pa silang sumalunga dini. Mga launa na din po pala ere at sila ay bumaba na rin. Kami naman po ni nanay ay nagparinigan sa sapa at maigid kami. Dini nga ni po sa sapa na nagaigiba namin ay mayroong puno ng higanteng pako o giant fern. Ito daw po ay hindi lamang ornamental plant. Ito rin daw po ay maaari ding makagamot. May bilata Ang gaganap ng juwa! Hello! Mahagot ka ng lukad At habang nag-aigib nga ni kami dini ni nanay ay dumaan sila kambal. Pagka-uwi po pala namin dini sa bahay ay kumain na kami ng tanghalian. At rin nga ni po yung ulam namin na ginataang ubi at sitaw. Mag-aalas stress na din po pala ay din pagsimula namin mag-uling ni nanay. May ginalaan nga ni po at hindi man nag-aulan ngayon. Dini po sa amin sa Marinduque ang panahon po ay talagang medyo mahangin na. Ay abaw ay talagang malapit na ang Pasko. Ano naman kaya makatanggap malaang kaya ng regalo? Nagsimula na po pala nga ni kaming maghakot ni ring mga bao papunta dun sa ulingan. At kada yung nahahakot po nga ni namin ay nadiretso na namin dun mismo sa butas noong ulingan. Maliban po nga ni sa gatong sa kahoy na panggatong. Ay ano ba naman yan? Mali-mali na.
Maliban po nga ni isa kahoy na panggato, ay isa rin itong uling na bao, ang dahilan kung bakit nakakatipid kami sa gasol. Minsan po nga ni kapag marami kaming nauuling, ay nabenta rin namin iri at siya namang inabili namin ng gasol. O dibagat ang galing palitan laang. Yun naman pong gasol na abili namin na yun ay natagal sa amin ng halos 3 buwan. Gawa nga ni po na kapag kamadali ang luto lamang katulad ng mga prito-prito ay doon kami nagaluto. At kapag ka mga nilaga-nilaga nga ni ay syempre sa kahoy na yun. Aba, ay kung sa gasol mo agamitin yun eh baka hindi tumagal ng 1 buwan yung gasol mo. Halos nakatiglimang balik po pala nga ni kami din ni nanay, paghakot din ding mga bao. Tingnan naman po ninyo, talagang langgaab naman din. Habang kami po pala din ni, nagapawala ni ding apo, nagapasabsab din kami ng karabaw din ni. Halos mag-alasing ko na rin po pala nga ni Ire. At dinilig na nga ni namin ni nanay iring mga uling para mawala yung apoy. Saka naman namin iri-alagyan ng mga kahoy o asag na natawag, tsaka alagyan ng saha ng saging. Iringanin pong pag-uuling ay hindi rin madaling gawain. Dahil po nga ni, kapag hindi maganda ang iyong pagkakatabon at may singaw ay di magiging abo. Ay abaw naman pag nagkataon ay sayang ang iyong pago. Pagkatapos po pala namin ni nanay ilagay yung mga kahoy at saha ng saging ay nilagyan din namin ito ng dahon. Para nga rin po makasigurado kaming walang sumingaw at hindi maulanan kung sakaling maulan. Pagkatapos po naman noon ay atabo na namin ulit idi ng lupa. Tapos yung mga lupa naman pong atabon ay kailangan ding dit-ditin. Tapos ang pinakahuli po din ay alagyan namin ng mga kayakas at dahon para nga rin hindi mayagpaan ng mga baka o karabaw. Pagkayari po naman pala namin din ay nagintindi din na rin kami at kami mababa pa rin sa banhigan. Inabot na nga rin po kami ng halos alas 6 din at tingnan naman po ninyo't medyo masalimsim na. Bali po pala yung pag-ahon namin ng uling ni nanay ay agawan na laang namin ulit ng video. At yun lamang po for today's video. Marami pong salamat sa panonood. Ingat kayong lahat. Bye!